Welcome to my humble abode and welcome to my YouTube channel. Hi guys, welcome to my humble abode. Welcome to my YouTube channel. And for today's video, ang gagawan po natin ng technical review ay ang isang coffee maker. Ito, meron po akong coffee maker dito sa tabi ko. And labas ko lang po yung carafe. So for those people po na hindi pa po nakakapanood nung mga previous video ko po ng technical review or buying guides, nakagawa na po ako ng 3 technical review ng mga appliances previously. So una na po dyan is yung electric oven. So magpuput na lang po ako ng cards here para masundan nyo po yung technical review ko ng electric oven. Second is electric kettle. So, maglalagay na rin po ako ng cards here para masundan nyo po ng link. And third is ang air cooler. So, maglalagay na rin po ako ng cards here. Ayan, para masundan po ang link ng technical review ko po ng electric cooler. So, if hindi nyo po nasundan yung card, maglalagay naman ako ng link down sa description box para masundan nyo po yung previously na ginawa ko na technical review. So, for today's video, again, ang gagawan po natin ng technical review or buying guides and tips ay ang coffee maker. So, let's go! So, start na po tayo sa definition ng coffee maker. So, ayon kay Wikipedia, ipa-flash ko lang po dito yung definition ni Wikipedia. Taran! So, ang coffee maker daw po ay isang appliance or any appliance na nagbubrew ng coffee. So, that's it! So, just to give you an insight how the unit works sa isang coffee maker. So, ang isang pinakasimple kasing discussion paano gumagana yung coffee maker or just the idea behind. So, yung coffee ground, meron, nasa ilalagay natin siya sa isang filter or isang chamber. And then, may water din sa isang chamber. Ngayon, ang mangyayari, yung water kasi, iboboil. Then, pag na-reach niya na yung boiling point, ipapadaan siya dun sa coffee. So, once na dumaan siya sa coffee, ang magdidrip na dun na coffee ay ang magdidrip na dun na tubig ay ang coffee na. So, that's it. Ang ganun lang kadali yung principle behind ng isang coffee maker. May coffee, may mainit na tubig na pinadaanan yung coffee and then nag-drip yung tubig na dumaan and that's it. That's the coffee. So, ang kinaibahan niya kasi sa instant coffee, yung ground coffee, dumaan lang yung tubig and then kape na. Ang instant coffee kasi na tinitimpla natin, na nakasanayan natin, pag yung instant coffee na daanan ng tubig, natunaw yung granules kasama nung tubig. So, that's it. Yung coffee ground, hindi siya matutunaw. So, after niya madaanan ng mainit na tubig, ano na siya? Waste na siya, sapa na siya. So, that's it for the how unit works ng isang coffee maker. So, additional lang sa types ng coffee maker, meron kasi tayong coffee maker na, katulad ng diniscuss ko kanina, yun na kasi yung pinaka-simple tsaka pinaka-basic ng coffee maker. Meron lang siyang isang filter na papadaanan ng hot water, and then that's it, that's the coffee. Ito kasing unit na i-review natin, meron na siyang added feature na hindi lang ground coffee ang kaya niyang i-produce. Pwede mo rin siyang loadan ng beans, coffee beans. So, bakit nga ba may ganong feature? Kasi meron tayong mga coffee
lovers na mas preferred nila yung beans kesa sa ground. So personally ako, mas gusto ko rin yung beans kesa sa ground kasi yung coffee beans, once na syempre ang pinagkaiba lang naman, grind mo yung beans, so coffee ground na siya sa beans. So ang nangyari kasi, for example, ito yung beans. Pag i-grind mo siya, 'di ba? Paulit-ulit mo siyang hahatiin. Once kasi yung beans na nahati mo na, so you split it into two, yung freshness niya, yung aroma niya nawala na. So i-split mo pa yun into two kasi nga i-ground mo eh. So nawala na. So that's it para sa isang coffee ground. Pag bumili ka ng coffee ground, kumbaga na-lessen na yung aroma or yung lasa niya kasi nga na ano na siya, na hati na siya, na-grind na siya. Unlike kapag yung beans fresh na iloload mo sa unit mo, then i-grind, then tsaka papainitan ng tubig. So for me personally, mas okay yung beans kesa sa ground. So itong i-review natin, isa siyang coffee maker na pwede siyang lagyan ng ground, pwede siyang lagyan ng coffee beans. So perfect as example ito pong i-technical review natin. So excited na ba kayo? So let's go. I-run through na po natin itong ating coffee maker. First, meron tayong Carafe. So, common naman to yung Carafe, mapa-simple coffee maker or coffee maker with grinder. Dapat laging may Carafe. Nagbabari lang yung Carafe natin. Meron tayong, for example, like this glass, meron tayong stainless, meron din tayong thermal insulated din na Carafe. So, glass is enough. Just check the material ng glass kasi coffee maker siya, heater siya. So, dapat tempered glass siya. Kung hindi man siya tempered glass, kasi tempered is a brand, right? Dapat yung heat resistant ng glass is enough sa napoproduce ng coffee maker. Siyempre, para hindi rin mabasag. So, next is ito, cover. Cover lang siya, pero makikita natin dito na yung ilapit ko lang. Ayan. Dito po bumabagsak yung yung hot water kasi 'di ba ayun nga iboboil yung water, then yung water papadaanin sa coffee ground. Tapos ayun, dito akit yung water and then dito magdi-drip yung water. So that's it for the cover. Next is ito na po. Next is ayan, dito na po nilalagay yung coffee beans then coffee ground. So sa coffee ground, ito po siya. Ayan. So check nyo na lang po dun sa mabibili nyong appliance kasi normally may suggested silang grams nung ground. So dapat hindi tayo sa sobra dun kasi masasakal yung kape natin. Baka hindi mag-drip yung water. So advice ko lang na just double check yung unit or yung mismong may suggested naman kasi yung tsaka may scoop na rin, just check na lang po para just check the instruction manual para guided din po tayo. This one is a coffee, dito natin niloload yung coffee bean, kita ba? So ayan, meron siya netong parang stopper. So ang importance nito kasi maglo-load tayo ng coffee beans, kailangan nating panglakas ito dun sa grinder. Tsaka kasi pag nag-load tayo ng coffee beans, may mga beans na hindi nag-grind. So kailangan natin neto para yung beans na hindi mag-grind, hindi naglalaro sa loob. So lahat ng ilo-load natin dito na beans, din siya, meron din suggested yung unit. Dapat yung unit na mapapurchase natin, meron siyang suggested na grams din. So ayun, kasi po hindi tayo pwedeng mag over capacity dito sa ating coffee maker. Dapat sakto lang po yung ilo-load natin coffee grounds. So, pakita ko lang yung burr grinder. Kita ba? Sana kita. Ito po siya. Ayan. Made of stainless. So, I think lahat naman po ng coffee grinder is made of stainless. And if merong mang coffee grinder na hindi made of stainless or less than sa stainless, wag niyo na po sigurong bilhin. Wala naman po sigurong grinder na plastic po, no? So I think lahat po is stainless. Ayan, mas okay po siya. Dun pala po sa maintenance ng coffee grinder natin,
running water lang, and then patuyuin po natin before ano, before natin in-store, kasi kahit stainless 'yan, prone pa rin po siya for rust, sa rusting. And remember, is coffee beans ano 'yan, food po itong product natin, and if may rust na po kasi mahirap nang ano sumugal din po dun sa ano, sa health risk na rin po kasi yun sa user. So advice lang dun sa maintenance, running water, and then patuyuin po muna bago i-store. Pero I think hindi mo naman siya, kung sobrang ginagamit naman siya everyday, hindi mo naman siya ganun katagal i-store, unless na lang if mag-aano ka, mag-vacation overseas na napakatagal. Diba? Sa side, dito na po nilalagay yung water. So, meron na rin tayong water level indicator dito. Ayan, as I said earlier, yung mga unit, guided na po yan kung ilang grams ng ground, ilang grams ng beans, tsaka kung ilang liters or volume ng water. Kasi hindi rin po tayo pwede magsobra-sobra ng water. Lalo na po yung water, hindi po talaga pwede yung sobra yung supply natin sa water. So, doon naman sa control buttons, ayan, meron po tayong, saan nakita? Lalapit ko na lang. Meron po tayong coffee ground. Meron din tayong coffee beans 2 and 1, and then on off. Ito sa ano to, yung sa lid cover kanina. Pang sign lang kung i-open or i-close. So sa ground, ayan, pag ito yung pinundot natin, yung unit, hindi niya napapaganahin yung burr grinder. Kasi yung ano, yung heater na lang bali ang gagana dapat dito. Kasi pagka nagload tayo ng beans, ito naman, beans 1 and beans 2. Pag nagload tayo ng beans, ang pinakaunang papaganahin niya is i-grind yung beans para maging ground. Which is yun yung papadaanan ng water. Kumbaga, longer lang yung operation nito kasi kailangan mo pang i-grind yung beans kesa dito. It's the heating plate. Ito, normal dapat meron na talaga nito kasi basic siya, hindi mag-iinit yung ano po, yung carafe. Kasi dito mo siya ipapatong. Tapos siya na yung nagki-keep warm ng ano, drip. Ito kasi, ito yung bumabangga dito sa ano. Ito yung nagko-contact dito sa carafe. Na pagka nag-insert ka ng carafe, ayan, like this one, tsaka babagsak yung coffee. So pag tinanggal mo, ayan, ano na siya, mag-stop siya mag-produce ng coffee. So that's it. So additional din po dito sa ano, sa coffee filter, ayan. Kasi maraming nag-worry na bumibili ng unit kung napapalitan ba to, kasi for example ito, 'di ba, ano, namantsahan, which is prone naman po talaga mamantsahan to. So ang suggest ko sa mga coffee filter na katulad nito hindi common, tanungin niyo na lang po yung pinagbilhan niyo kung pwedeng makabili pa. Kasi nga prone talaga siyang mamantsahan, tsaka yung net niya prone din mapunit po. Wear and tear lang, wear and tear. So ask nyo po yung pinagbilhan nyo kung saan siya makakabili, especially if hindi siya common, kasi ang common is yung parang triangular or trapezoidal. So like this one, hindi po siya common. So ask nyo po yung pinagbilhan nyo kung saan pa po sila makakabili nung coffee filter like this one. So that's it. Siguro pinaka last part na is body material nga po pala neto is plastic. Ayan. Ilalas part na natin yung cord. Again, gusto ko lang po magbigay emphasize dun sa cord. Actually, dun sa mga previous kong vlogs, ang dami kong na-receive na question about cord, kung ano yung dapat na cord, kung ano ba yung double sheet cord. Siguro, magagawa po ako ng content, especially discussion sa cord, kasi ang daming nagtanong, parang pati yung mga friends ko na nag-feedback sa akin, hindi na sila nag-comment sa YouTube, pero nag-PM sila sa Messenger na i-discuss ko daw thoroughly yung cords. Kasi maraming naguluhan. Hindi naman naguluhan, parang mas maraming naging interested sila sa cords. Kasi nga, hindi nila napapansin yung cord, basta bumibili sila ng unit. So,
Proceda po tayo dito sa cord. So, ang kinaganda ng unit na to, yung cord niya, double sheeted na. Just I said earlier sa mga previous kong technical review, pag kukuha po tayo ng cord, dapat sana double sheeted na. So, pag sinabi natin double sheeted, ano siya? Dalawa, parang siyang ano, dalawang damit, dalawang balot ng damit. Kasi pag nasugatan po yung unit natin, kailangan meron pang isang insulation, which is hindi pa naka-bear yung mga conductor. So safe pa rin yung unit. So yun po yung ibig sabihin ng double sheeted or double insulated. So like this one, ano na po siya, double insulated. And additional tip, ito pong unit natin ay heating. So ayun nga yung gusto kong ibigay emphasize dun sa mga previews ko, as a heating appliance or anything na heating. Mas importante po yung cord sana, hindi po substandard, and tama po yung insulator na gamit. So, babasahin ko lang po yung ano. Che-check ko lang yung specs ng cords. So, sa cords po, meron tayong 3 wires. So, grounded siya. This one, grounded. Ayan. I-discuss ko thoroughly po ito sa separate kong vlog ng mga cords. So, 3 wires siya kasi may ground. Cross-sectional area is 0.824 mm², so which is enough na cross-sectional area sa rating ng ating unit. So yung cross-sectional area po, yun po yung kapal ng conductor, and yung kapal ng conductor nakabase kung gaano kalataas yung amperahe or yung wattage ng ating appliance. So itong appliance kasi natin is meron siyang 600 watts. So, enough siya. Enough yung 0.824 mm² na cross-sectional area para dito sa ating heating element na coffee maker. So, that's it, guys. So, ayun na nga. Tapos na. Tapos na yung ano, yung run-through natin sa ano, sa coffee maker na to. So, hindi na po ako magsasample ng testing. Dahil unang-una, although may mga testing materials naman tayo dyan, meron tayong pang-load. Una, matagal siya. And sige, if gusto nyo pong mag-ano tayo, kasi pag nag-testing po kasi tayo, although matagal siya, kaya siyang gawin. Yung pot kasi nung channel natin, hindi pa punta dun sa cooking. Pero if marami pong magre-request, just comment down below kung gusto nyo po mag-proceed tayo sa testing. Kasi although gusto ko din, kung mas mahaba kasi yung video, which is ang pinaka-aim ko kasing content dito is makabigay ng buying tips dun sa mga bibili sa mall, as in quick technical guide lang para alam nila yung mga tips na hahanapin. So for those people po na gustong maka-witness nung testing and kung ano-ano yung mga dapat i-load, ayan, pa-comment na lang po sa comment section. Gagawin po natin yan. So, that's it. Thank you again sa pag-stay po and sa pakikinig sa aking quick technical review or buying guides or buying tips. And sana po may natutunan po kayo. And may mga line up na po ako ng mga appliances like iron. Ayan po. Ay, kanina po yung diniscuss ko is yung basic na discussion ng cords. Meron din po tayong vacuum cleaner. Ayan. Marami-rami naman pong, or microwave oven. Ayan. Marami-rami na po tayong naka-line up. And if meron po kayong mas gustong isunod sa line up, just comment it sa comment section. Bibigyan po natin ng panahon para ma-line up po natin. Kasi mas gusto kong unahin yung mga technical review nung mas common na gusto nyo pong ipa-technical review. So, that's it. Gusto ko lang po magbigay shout out po sa sponsor po natin ng ating unit ngayon. So, hindi po sa atin itong unit, pinahiram lang po. And shout out po sa Salgado family. Shout out din po sa Ferrer family. Ayan. And also yung pinaka-sponsor po natin, i-shout out ko lang po si Salbahe Kainta. Ayan. Ito po, kaya po siya nasa harap. And si Boss A Greenery na i-flex ko po yung Facebook page dito. Tadaan! So that's it for today's, guys. Thank you again. See you on my next vlogs. Bye-bye!